What's up guys? Adrian here. Welcome to another episode of Motorista Adventures. Today, nandito tayo sa Northmin Performance Industries and off-road shop to guys. So, mga accessories, no? Lalo na sa mga pickup truck owners dyan, SUV owners, meron silang accessories dito. So, tara, tignan natin kung ano yung mga accessories na binibenta nila. Let's go! Nakalagay dito, meron silang mga Husqvarna, Scorpion, meron din silang Fox suspension na binibenta dito. So tara, tignan natin. Pati Carry Boy guys, tignan natin ano yung mga binibenta nila. Alright, so ngayon guys, nandito tayo sa loob ng Northmin Performance Industries and ito si Kuya Almer. So siya yung magtutour sa atin sa mga accessories dito, no? So, good afternoon sir. Tara, let's start the tour. So simulan natin sir dito sa mga rims, no? Kasi marami kayong rims dito. Itong mga rims na to sir, this is different brands, no? So, para sa ano to sir? Para sa ano, SUV lang or pickup truck? Pwede din sa SUV, pwede din sa pickup truck. But more sa 20s talaga is more on SUV. More gusto mong para di siyempre tingnan nyo sa akin, mas prefer ka sa 20. Pero kung ang matagalan or pang long travel, maganda din yung 17. Yung 17? Kasi mas soft ba yung ride, no? Basta 17 kesa low profile, di ba? Oh, baka na. Saka Valentine yung time. Okay. So, yung mga brands na binibenta niya dito, Black Mamba. Ayan guys, meron siyang Black Mamba. Yeah. So, genuine. Genuine lahat to. Okay, Black Mamba rim. Aside sa Black Mamba, sir, para sa inyo, ano yung pinaka-high-end na rim na brand? So, far sa ngayon, nasa top the line natin yung fuel at saka XD series. Ano fuel? Fuel na rim. Fuel na rim. So, mga, usually, magkano yung price yun? Price range na rin, nasa 75 yung 20. 75,000? 75 to 85. 75 to 85,000 per rim or set? Set of 4. 75 set of 4 na rim, fuel, sabi ni sir. And then, move on tayo, no? Mamaya na itong mga gulong, balikan natin to. So, ito, meron dito yung maliliit na rims, no? So, ito mga rims ito, sir, para saan ito na rim? So, pwede ito sa, ano? Yung sa IH, pang van. Pang van, pang commuter. Oh, okay. So, ano ito? 6 holes? 6 holes. 6 holes, 139 PCDs. 6 holes. Okay, so pang heavy duty, no? SUV type. So ito, ba't parang ang lalim niya, sir? Design niya parang pang pick-up na yung luma na, no? Hilux pwede yan. Sa D-Max pwede. Lumang pick-up, like Hilux. Kailangan nakalip. Ah, kasi malapad yung rim. Ito, lalo na ito, no? Lapad, no? So mga magkano itong ganito, sir? Nasa 35,000 yung set. 35? Kasi pagkasama yung gulong. 35,000 yung set, di pa kasama yung gulong mga boss. Okay? So aside from that dito, meron silang mga binibenta, no? Like speakers, so subwoofer meron din sila, parking sensors. Ito sir, yung mga ano natin, this is a amplifier. So mga magkano itong ganito sir? Nasa 4,500. 4,500, okay, so 4,500. Pero discountable naman yan, no? Meron pa kayong discount, no? And free installation. So you can just come here, ask kung magkano presyo, and for sure, bibigyan ka na yun ng discount. And aside from that, meron tayong mga parking sensors. Ah, ito, this is a subwoofer, sir, no? Pang, ay, universal naman talaga ito. Okay. Ito, mga magkano yan? Sa 14? 14,000. Okay. And then, meron silang, this is a reverse camera. Reverse camera. Yan, so, pang, ano, universal din, no? Gusto niya. Tapos libre na installation, baka na mga reverse camera. And then, aside from that, meron pa tayong mga rims dito, sir. So, iba din itong mga brand, Torrent. So, usually, mga, ay, yung mga brand dito, sir, made in where? So far, nasa, Thailand, China, so, mix. So, mix sila. So, Thailand, China, walang India naman sir, walang India. Wala, okay. Wala pa sila. Okay. So, meron din tayong mga 5 holes na pang SUV, pang crossover din. So, ito yung parang ganito. Pwede yan sa mga Toyota Rush. Toyota Rush, ano ka na. So, ilang rim, ilang inches to? Ganda to eh, type ko. 18 by 18. 18 inch rims, no? Solid. So, aside sa kanilang mga wheels and tires, meron din tayo mga bull bars. So, sir, gusto kong malaman, para saang kotse to or para saang truck? Ranger Wild Truck. Ranger Wild Truck. Ah, ano to? Yung parang yung T6, T7? T6. Ah, the ano yung parang halogen pa lang yung T6 at saka yun para mga T7. Okay. So, kasama na to sir sa kanya. Hindi pa. Okay, so nilagyan na lang para. So, yung ito, magkano to sir? Yung ating cable. 8,000 yung bumper at saka 75 yung dalawa.
75,000 itong dalawang paglam. 75,000 paglam, 75,000. Ang mahal, mahal pa ng paglam na to, mas mahal pa sa bulbas. So ayan, meron na siyang mga ano dito, no? LED turn and then fog light. Ayan, meron na siya dyan. Meron din tayong ano dito, sir, no? Ito, para sa ano to? Nudge bar. Bumper protector. Bumper protector, solid din. And then magkano yata, sir, yung parang... 18,500. Again, lahat na to, kasama na installation and then meron pa tong discount. Dito sa baba, we have a bumper. So, upgrade to sa mga ano no, normal na bumper kasi pag tinamaan ka ng kotse, kawawa yung makakatama nito sa bumper. So ito sa mga magkano to? Para to sa ano, di ba? Sa Estrada? Kahit pa nakalagay. Mga how much is that? 48,000 sa rear. Again, kasama na yung solution. Okay, so move on tayo. Ito sir, ano to? Para sa? Pang-trail. Yung inaapaka na, ano, yung gulong. Ah, so, dito dadaan, no, kung na, ano, na-bug down ka, isusot mo lang to, di ba, sir, sa gulong. Ayan. Ito, sir, para saan to? Yung pang-wheel ah, ito sa shackle, no? Ah, okay. Ito, sir. Ah, storage bag lang yan. And then, ah, ito, sir, advanced wireless control window mount. Para sa? Yung sa winch. Sa winch, parang digital. So, worn. Okay. So, ito sir, gamit din yun para pang ano, pang hila-hila din. Ah, okay. Magkano to? 25,000. Okay. So, solid to, no? So, aside from that, ito sir, ano to? Shackle. Ah, ito para sa winch. Ito, guide. Para hindi ano. Okay, move on tayo, guys. So, meron na naman tayong isang bull bar dito. Yung bull bar na to, sir, is Ranger din yung T7. T7 is yung bagong model na Ranger, yung current Ranger, no? So, magpapalagay kayo. So, how much is this, sir? 58,000. 58,000 na for the bull bar. And then, the bumper, ito is para to sa Hilux Conquest. Okay? So, mga magkano to, sir? 65,000. Okay. And then, let's move on dito sa mga springs, no? Yung springs natin para sa Universal. Universal ba ito usually yung springs? Iba-iba. Ah, okay. So, for example, ito, sir. Para saan to? Sa... Navara. Meron tayong pang Ranger. So, ilang inches to usually? Standard ng 2 inches. 2 inches. So, para sa sa'yo, sir, ano yung pinaka-optimal na lift na hindi masyado mababago yung handling? 2 inches. 2 inches, tama na yung 2 inches. So, kung napapalift kayo, 2 inches. So, pag nagpapalift pa yung 2 inches, kailangan mo din mag-upgrade ng tire? Mas maganda, sir, bro. Mas maganda. Pero hindi naman kailangan. Pwede pa rin yung stock tires. Okay. So, move on tayo. Meron tayong mga... Ito yung interesado ako. So, sir, pwede natin matignan, sir, kung ano yung loob nila, sir. Ito is box. So, guys, unboxing fuck shock. Okay. Grabe. So, yung shock na to, guys, is meron siyang remote reservoir and then parang adjustable siya remotely. No? So, matune mo talaga yung, ano, yung shock. Para sa likod ng FJ Cruiser. Ah, so this shock na to is pang FJ Cruiser daw. Yan. So meron siyang compression, preload compression, pati dumping meron yata to eh. Ito yung shock guys. So yan, fox yan. Original. 240,000. Bigat? So kung mag-invest ka talaga for off-road use, might as well go for the fox suspension. Yeah. So aside from the fox suspension na nakita natin, so instead of halogen, meron din siyang binibenta dito, LED. And like this one, this is the AC LED. So mga ganitong klaseng LED. May specification bawat unit. Bawat unit. So let's start ito, magkano to? 4,500. So kasama na din installation. Meron din siya mga halogen bulbs na Osram and also mga light bar. Pero kailangan mo talagang ayusin na kasi alam kong maraming binabawal nila yung mga light. Sa ngayon, no, may bawal to makita ng mga natin, mga authorities. So ayan, meron din silang Cobra. Aside from that, no, meron tayong mga suspension dito, sir. So this is more of the budget. Budget suspension. So, itong suspension natin, sir, anong brand ito? PGM. PGM. PGM and then, para saan ito, sir? Sa High Ranger? Pickup and see. Harap at likod, no? Harap at likod. So, PGM. Mga magkano ito, sir? Like, generally? Set ng PGM, harap at saka likod, nasa 42,000. Harap likod, guys, 40,000, no? So, kailangan mo talaga malaki yung budget kapag nag-ano.
nagpa-plan ka na i-lift yung ano mo, sasakyan, di ba? And then here, shackle for the rear. So sir, ano ba yung mga advantages pag nilalagay mo ito sa ano? Actually, kung ka-lift na lang po yung pwede din natin gamitin yan para pang counterweight sa likod. Counterweight? Instead of paggamit ng ano, lift block, yung ano lang, yung steel lang, pwede din siya, ang advantage niya mas pagkakatulong din siya sa ano, sa shop. Sa shock. Oh, okay. And then ito sir, ito, anong part? Yan yung tinatawag natin stabilizer. Stabilizer. Ah, okay. Ang purpose din niya, saka yung para hindi ka yung pag-anit. Ah, okay. So stabilizer yan. So here, meron tayong iba pang klaseng shock, no? This is Pro Fender. Yan yung mga pang-programming shock yung ginagamit sa yung para pang 6 inches. Pang 6 inches. So, sobrang taas ng lift. So ito yung ginagamit ng suspension. So Pro Fender. So, guys, ako guys, hindi talaga ako familiar sa mga ano, no? Sa mga off-road na accessories. So first time ko din. So nagpapa-explain tayo kay sir para malaman din natin, no? Kung ano yung mga kailangan ilagay sa kotse pag ililift mo siya. So meron din tayong mga spacers. Alam ko spacer to eh. Diba? Spacer para lalapad yung gulong natin. And then yun sir, spacer din yan. Spacer din yan. And then ito yung parang mga elbow na to sir. Nasa taas. Para saan yun sir? Pwede ang gumagamit yan is yung chimney at yung controller. Ah, sa front na no, na axle? Para yung sa harap at sa likod na tayo sa yung kalay. Align. Okay, pakalight. Okay, so next, meron tayong mga light bar again. Dito, meron din yung mga LED na ano, auxiliary lights. And then ito is cover, no? Para sa smoke na cover sa ating headlight. Okay, so tapos na tayo, no? Matour yung mga dito, yung suspension. Meron din tayong ano, snorkel. So mga yung mga snorkel ninyo, sir, this is for anong sasakyan? Ibang unit mo, kung ano yung unit mo, may... Mayroon kayong snorkel available. So, Ranger, Hilux, Fortuner, meron sila available na snorkel. So, mahirap ba itong install, sir, pag snorkel or easy lang? Kailangan talaga siya ng ano, yung kabisado na talaga yung i-install kasi magkaroon ng butas yung unit mo. Ah, okay. Kailangan sure na sure ka talaga sa ano. Zero-zero talaga yung butas para sure na dun ka yung butas diretso sa airbox. So, ngayon, dito tayo. So itong tire na to, sir, magkano to? This is AMP. So itong brand na to, sir, where is it made? Actually, China siya, pero product of USA. So this one is 285/55R20. So para sa mga, again, big na tires na, like mga 20. Kaya talaga na, naka-lift ka na ng 20. Naka-lift na ka ng 20 inches. Kasi tatama talaga to. So how much is this, yung isang set nito? Cost niya is about ano, 65,000 yung apat. 65,000 yung apat. Wow. Okay, medyo mataas-taas din yung presyo na. And then same lang to, no? So dito naman tayo na part. Meron tayong mga different types of tires, sir, no? So ano yung mga nire-recommend niyo, yung mga hindi masyadong hindi naman nila everyday ginagamit na pang off-road yung mga pang-laro lang nila. Ay. Yung ginagamit na pang-trail. Pang-trail ito. Oh. Mud tire. Ah, ito. So, ito talaga guys, gusto mong trail, mag-terrain. Pero kung may yung medyo mas highway bias na gulong, ano yung mare-recommend din? Mas maganda yung all-terrain. All-terrain. Kasi yung kalahat niya is mud-terrain. Kalahat yung highway terrain. Highway terrain. Ah, okay. So, ito. This is all-terrain. Or, ito din. So, yung makikita niya sa mga all-terrain guys is that yung gaps, mga group niya mas tight, no? So, para hindi siya masyadong maingay naman kapag on-road. Ito, medyo maingay talaga to. Okay. Okay, guys. So, hanggang dito na lang muna tayo sa pag-video dito sa kanilang store. Sobrang laki ng kanilang store, guys. You can just come here. Tignan niyo yung mga off-road accessories nila kung babagay sa sasakyan niyo. So, yeah. That's it, guys. So, maraming salamat sa Northmin Performance Industry, guys, sa pag-payag sa atin na mag-vlog dito. If you like this video, no, make sure to hit the like button, subscribe. Click that notification bell para ma-notify kayo kung meron tayong mga bagong uploads dito sa ating channel. Once again, this is Adrian. You are watching Tourista Adventures. I'll see you. Bye-bye.